At sa kabila ng 27-point performance mula sa Utah Jazz Gunner, tuwang-tuwa ang mentor sa defensive stance na mayroon ang mga manlalaro tulad ni na Kerem Zainan at Ali Mansour laban sa Phil M. Swingman. The fact na maganda ang laro nila, napakaganda ng trabaho nila, maraming beses na hindi nila hinayaang matanggap niya ang bola at nakakamangha ito, sabi ni El Hadj sa takong ng 85 hanggang 81 pagtakas ng Cedars mula sa Gilas, Pilipinas noong Biyernes ng madaling araw umaga sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Para sa El Hadj, ito ang pinakamahusay na depensa na maaaring ibigay ng Lebanon laban kay Clarkson na naglalaro sa kanyang unang laro bilang itinalagang naturalized na manlalaro para sa Pilipinas. At natutuwa siyang nagkaroon siya ng Zainan, na natapos na may 7 puntos, 4 na rebound, 2 assist, at 2 steals, at si Mansour, na nagtapos ng 3 puntos, 2 tabla, at 3 steals mula sa bench, upang maging mahirap para sa pangunahing tauhan ng Gilas sa kawalan ng mainstay na si Sergio L. Darwich. Honestly, naghanda kami kanina kasama si Kareem Zainan. Kahit na naglalaro si Sergio, alam mo na hindi makakapaglaro si Sergio ng 40 minuto at hindi niya kayang depensahan si Clarkson sa loob ng 40 minuto. Kaya't inihanda namin sila bago maglaro ng mga maikling minuto at si Kerem ay umakyat sa plato. Sa tingin ko, naglaro si Kerem ng 25 minuto na napakahusay. He gave his best, he used his fouls, si Kerem, tulad ng alam nating lahat, ay isang mahusay na tagapagtanggol at isa pang beses, pinatunayan niya ito, sabi niya. Si Ali ay laging handa, kilala ko si Ali maraming taon na ang nakalilipas at si Ali ay isa sa pinakamahusay na tagapagtanggol at laging nagbibigay ng kanyang puso sa korte, lalo na kapag nasa harap siya ng isang buong bahay. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na naging madali ang mga bagay para sa Lebanon. El Hadj inamin na tumagal ng oras para malaman ng mga Cedar si Clarkson, at sinabing, nagduse kami sa simula. Kinailangan kami ng 10-15 minuto upang maunawaan kung anong uri ng laro ang nilalaro ni Jordan. Si Clarkson ay nasa kanyang pinakamahusay na maaga, na bumaba ng 18 puntos sa unang kalahati upang pamunuan ang Pilipinas. Gayunpaman, ang pagkakaisa ay kinagat ang Gilas sa likuran ng gumawa ito ng 9 na turnovers sa second period pa lang at natapos na may 21st miscues lahat-lahat, na pabor lang sa home team. Jordan Clarkson took responsibility for his missed shots sa Gilas, Pilipinas, 85-81 pagkatalo sa Lebanon noong Biyernes ng umaga ngunit kasabay nito nagpahayag ng optimismo sa kanyang koponan na sumusulong sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers.